Hello mga kakusina! Welcome po ulit sa inyo dito sa aking cooking channel, The Cuisinaire at its Finest. Dahil cooking is life and food is life, panibagong pagluluto na naman po kasama ako. So tara na! Let's start cooking! For today's recipe, tayo po ay gagawa ng katsu curry. First step mga kakusina, tayo po ay gagawa ng ating curry sauce. Now in a small pot, I'm gonna heat oil. And then I'm gonna melt butter. So naglalagay po ako ng mantika before I add in the butter mga kakusina. Para po hindi po masya-shock at masusunog ang ating butter when you start melting it. Now to this, magigisa po tayo ng sibuyas. And then we're gonna add potatoes. Ito po ang magpapalapot sa ating curry sauce. So, igigisa lang po natin yan until the onions are translucent. And then, we're gonna add curry powder. Now, the curry powder, mga kakusina, depende po yan sa inyo kung gaano katapang ang gusto ninyong lasa ng curry. Then, maglalagay na po tayo ng tubig, mga kakusina. And since this is my own version of the dish, ako po ay gagamit ng isang Knorr chicken cube. Ito na po ang magsisilbing pampalasa sa ating curry sauce mga kakusina. So tatakpan lang po natin at pakukuluan hanggang sa lumambot na po ang ating potatoes. Now subukan po ninyo ito mga kakusina. This would give your curry sauce that delicious flavor. I'm adding one whole Fuji apple na binalatan ko. So we're gonna bring this to a slight boil and then gagamit po tayo ng stick blender at ibe-blend po natin lahat ng ating patatas, sibuyas at Fuji apple. Kung wala po kayong stick blender at regular blender lang po ang meron kayo, okay lang po yun mga kakusina. Gawin nyo lang palamigin ng kaunti yung ating mixture and saka nyo siya i-blend using your regular blender. Now we will continue to cook this after blending hanggang sa lumapot na nga ang ating sauce and this is also the time that you do your tasting. Now kung katulad ninyo ako na nakukulangan pa sa curry, magdagdag lang po kayo until you achieve your desired taste of the curry. Now that we are done cooking our curry sauce, let's prepare our katsudon. Now, I am using pork tenderloin, mga kakusina, over pork chop. Mas gusto ko po ito kasi mabilis po siyang maluto within 4 to 5 minutes. Luto na po yung ating pork tenderloin if you deep fry it. And then, ang ginawa ko, binutterfly cut ko po ito para lumaki yung size ng ating pork tenderloin. And to tenderize our pork, I am pounding it lightly with the back of my knife. And this is to also even out the thick portions of the meat. Mas maganda po siya kasing tingnan kung pantay-pantay yung kapal ng ating katsudon, mga kakusina. Now, after doing this, ready na po natin itong timplahan. We're just gonna use salt and white pepper to season and flavor our pork tenderloin. So I'm using white pepper kasi mas maganda siyang tingnan kung wala tayong black specks na nakikita ano. And then again, you season according to your taste. And syempre, hindi ito matatawag na katsudon kung wala siyang breading. So, I have here 3 plates, 1 for the flour, 1 for the beaten eggs, and 1 for the Japanese breadcrumbs. So, ganun lang po kasimple mga kakusina and ganun po yung order niya, flour, egg, and then Japanese breadcrumbs. For me, one coating lang. Ayoko po nung masyadong makapal yung katsudon sa breading para po nalalasahan po talaga natin yung sarap ng ating pork tenderloin. Now that we are done breading all of our pork tenderloin pieces, we are ready to fry. Now, isa-isa lang po ang pagfa-fry ko para po hindi po ma-overcrowd at maluto natin ng maayos ang ating katsudon, mga kakusina. So, as I've mentioned, 4 to 5 minutes lang ang pagpiprito ko ng ating katsudon because we're using a tender meat. Plus, ginawa pa natin siyang mas tender dahil pinound natin siya using the back of our knife. So every minute binabaligtad ko po siya
from one side to another para po maganda yung pagkaka-golden brown niya and pantay-pantay po yung pagkaka-golden brown niya mga kakusina. Now, after frying, we are ready to plate and serve our katsu curry. This is best served with Japanese rice, mga kakusina. Pero kung wala naman po kayong Japanese rice, okay na po yung kanin na hindi mabuhaghag ang texture. Masarap po dito yung malagkit na klase ng kanin, mga kakusina. And this is how I would serve it. Over our katsudon, I sprinkled nori just to add more umami flavor to our katsu curry. And then on the side, we have our curry sauce. Manamis-namis, may hint ng tamis because of the apple. And hindi po siya overpowering, katulad ng alam nating curry sauces. So there you have it mga kakusina, sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa ating recipe for today. See you again on our next video. Bye now!